Ay, ang Molly De Castro. Kabuuan ng ating mga balita. At Joyce Balaggio. At yan po ang mga balitang interampok. Lunes hanggang Biyernes sa nag-iisa ang Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga po. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Sige na po ang mga tutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting labat na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manaban. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Radyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Ano man ang say at hugot nyo sa mga isyong kinakaharap ng ating bayan? Ang tagal nating hinihintay ito at naging controversial pa nga. Ito, pwede mong i-share yan. Ang dami-daming anggulo. Mga usapan at panayam na may tamang lalim at saya. Dito mo mapapakinggan. That's the energy nila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magkakape. Kaya sakay na sa relatable at makabuluhang usapan kasama ang unstoppable witty tandem ni na Peter Musngi. Kailangan po namin ng pwedeng magbigay linaw. Rica Lazo. Alabasin yung mga Inglesya ninyo, kamatirap intindihan. Sa Pasada sa Teleradyo. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng paglilinaw, alayan lang tayo ngayon. Ha? Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patrol ng Pilipino. Sa habang panahon, ang inyong makakasama, ito po ang nag-iisa Teleradyo. Balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Rekomendasyon ng mga alkalde sa Metro Manila na ibaba sa Alert Level 1 ng NCR, tatalakay ngayon ng IATF. Dr. Ted Herbosa ng National Task Force Against COVID-19 nagbabalang matutulad ang Pilipinas sa India kapag ibinaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila sa kasagsagan ng kampanya. Pamahalaan, ipapa-blacklist ang mga employers sa Hong Kong na hindi papabalikin sa trabaho ang mga OFW na gumaling na sa COVID-19. Mga Pinoy sa Ukraine naghahanda na sa posibleng paglikas. Mahigit 44,000 pato at pugo sa Bulacan at Pampanga pinatay dahil sa bird flu. Supply ng itlog at iba pang poultry products hindi apektado ayon sa Bureau of Animal Industry. BNP Chief Jonardo Carlos lumabag sa Code of Conduct for Public Officials and Employees sa paggamit ng PNP chopper sa kanyang personal na lakad ayon kay Human Rights Lawyer Chel Jocno. Paggamit ng PNP Chief sa air assets, pinapayagan umano sa rules and regulation ng PNP. Nanay ng dalawa sa mahigit 30 nawawalang sabungero umapila kay Pangulong Duterte. Pagdinig ng Senado sa kaso ng mga nawawalang sabungero, aarangkada naman mamaya. At sa showbiz spotlight, Regine Velasquez, Gary Valenciano at ilan pang kapamilya stars pumirma ng bagong kontrata. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-24 ng Pebrero 2022. At kasama natin tuwing umaga ngayong araw na ito. Sa pangalan nun ni Joyce Balancio, ako si Raya Capulong. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Mahigit sa 44,000 pato at pugo ang kinatay na sa Bulacan at Pampanga matapos magpositibo sa bird flu. January 6 na magpositibo sa highly pathogenic avian influenza H5N1 strain ang mga pato sa Baliwag, Bulacan,
na isinilalim naman sa routine surveillance ng Department of Agriculture matapos ang 2 linggo nag-report ng mataas na bilang ng pagkamatay ng mga pato at pugo ang 3 farm sa Candaba, Pampanga. February 11, na-detect din ang virus sa 2 quail farm o puguan sa Mexico, Pampanga. Sinabi ni Bureau of Animal Industry Director Relgreen Morales na pinatay ang mga pato at pugo para makaiwas na kumalat ang naturang virus. Masinsinan po yung ating surveillance. Una, dun sa 1 kilometer radius. At so yung mga produkto na maaaring lumabas sa farm or yung mga pinanggalingan ng mga stocks, bine-verify po din natin upang makasiguro tayo ano po, na confident tayo na yung kaso natin ay andun po lamang sa mga nai-report na natin. Ayon pa po kay Director Morales, nagsasagawa na ng regular disinfection sa mga apektadong farm at sagot ng Department of Agriculture ang gamit na kemikal. Pinalalahanan din ang mga negosyante na dapat mapigilan ang pagpasok ng migratory birds sa mga farm na nakikitang pinagmulan ng hawahan ng bird flu tulad noong 2017. Last week ay nagkaroon ng detection sa US and a week prior to that ay sa Canada. Even yung mga kaso nila ay may wild birds. Ano po. So sa atin, ang tinitignan po natin ay yung migratory birds. And kasi ito pong area na to ay destination po ito ng migratory birds. Tiniyak din ng Bureau of Animal Industry na ang mga pato at pugo lamang ang tinamaan ng bird flu at hindi apektado ang supply ng mga itlog at iba pang poultry products. Tatalakayin ngayong araw ng IATF na o ng Interagency Task Force ang rekomendasyon ng Metro Manila Mayors na ibaba na sa Alert Level 1 ang Metro Manila pagpasok ng Marso. Ayon sa IATF, may karagdagang 2 kondisyon ang pamahalaan bago mailagay ng LGU sa Alert Level 1 ang lugar na nasasakupan. Dapat muna umanong makapagbakuna ng 80% ng mga senior citizen at may comorbidities ang isang lugar o yung mga kabilang sa A2 at A3 categories, habang kailangan ring bakunado ang 70% ng eligible population ng kanilang komunidad bago payagang magluwag sa Alert Level 1. Nauna itong inanunsyo ni Health Secretary Francisco Duque batay sa rekomendasyon ni Testing Czar Vince Dizon. Sa ilalim ng Alert Level 1 o ang itinuturing na New Normal, pinapayagan na ang lahat ng mga establishmento na mag-operate ng full capacity kasabay ng mahigpit na pagpapairal pa rin sa mga health standards kontra sa COVID-19. Sinabi naman ni San Juan Mayor Francis Zamora na marami na ang bakunado sa NCR at patuloy ding ipatutupad ng lokal na pamahalaan ang mga ordinansa sa health protocols. Ang ating vaccination rate sa San Juan po ay 259% na ng target population. Ang ating mga ordinansa naman ay in effect rin. No? Tayo mismo bilang mga mamamayan na responsable, alam natin ang mga dapat gawin. Magsuot ng face mask, sumunod sa lahat ng health and safety protocols. Si San Juan Mayor Francis Zamora. Subalit, itong si Dr. Ted Herbosa po ng Medical Advisor ng National Task Force Against COVID-19 ay nais niyang manatili sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Ayon kay Dr. Herbosa sa teleradyo na hindi numero ang intervening o sagabal sa pagpapababa sa Alert Level 1 kundi ang campaign season o kampanya ngayon sa politika. Kapag inilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila, tiyak na lahat ng kandidato ay magsasagawa ng mass gatherings at political rallies. Nangangaba siyang baka matulad ang Pilipinas sa India. Kung maalala nyo, last year, ganyan ang nangyari sa India. Naalala nyo yung India, inalis nila yung restriction. Pagkatapos na inalaw nila yung campaign, tapos nag-ano yung Delta.
kumalat. At nakita natin yung mga image sa TV, di ba? Yung namamatay doon sa pintuan ng emergency room at walang oxygen. So yan ang takot. Pareho sila, no? Iginit ni Dr. Herbosa na sakaling ibaba na nga na sa alert level 1 ng NCR, hindi dapat mawala ang minimum public health standard kasama na ang physical distancing. Nangangahulugan na ipatutupad pa rin ang 1 meter distance sa alert level 1 pero kusang loob o sariling inisyatibo na ito ng mga individual. Malabo. Ang ibig sabihin lang na alert level 1, hindi na si pamahalaan ang mag-i-implement na. Hindi na si police, hindi na si LGU official. Tayo na, being bilang law-abiding citizens, ay law-abiding, being health-conscious persons na naiintindihan na kung paano mahawa. Si NTF Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa. Umabot na sa mahigit 3,655,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 1,534 na bagong kaso kahit dalawang laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, halos 56,000 ang namatay habang mahigit 55,000 ang aktibong kaso. Iginit naman ni Infectious Diseases Expert Dr. Ron Jean Solante na sa ngayon, hindi pa kailangan ng fourth dose ng COVID vaccines. If the next 3 to 4 months cases will continuously go down to the level na hindi na siya alarming, then why still we need a fourth dose? For now, I think the third dose or booster will be enough. Sa lahat ng rehiyon sa bansa, ang BARM pa ang may pinakamababang bilang ng mga fully vaccinated at naturukan ng booster shot. Hindi umano maganda ang trato ng ilang employer sa mga Pilipinong domestic helper na nakabalik sa kanilang trabaho matapos tamaan ng COVID-19. Kwento ni Elias Ana, hindi ipinasasara ang mga bintana sa kanyang kwarto kahit panahon ng taglamig o winter season. May dalawa rin akong anak. Kailangan kong tiisin ito dahil sa pamilya ko naman. Kaya andito ako para sa kanila. Titiisin ko lahat. Lahat, no? Hirap. Tungan yung trato nila sa akin. Umabot na sa 84 na OFW ang tinamaan ng COVID-19 sa Hong Kong. Pero paglilinaw ng non-government organization na NGO na Help Domestic Helper, hindi lahat ng tinatanggal sa trabaho sa Hong Kong ay dahil nagpositibo sa COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Danilo Reyes, ang head ng case management and research ng grupo, 45 ang OFWs na tinanggal dahil sa COVID pero magkakaiba umano ang dahilan. Automatic din na niyang tinatanggal sa trabaho ang isang OFW na tinamaan ng COVID. Ayon kay Reyes, illegal talaga ang pag-dismiss sa mga empleyadong may COVID pero hindi pa niya na-update ang batas ng Hong Kong dahil nga sa pandemic. Bawat kaso kasi mahirap siya precisely identify. So far, yung mga tested positive, 45. Pero magkaiba kasi yung mga reason nila, Alvin, no? Kung bakit sila pinalayas. At merong mga detalye na hindi siya self-incriminatory sa mga workers natin na hindi namin binidisclose. Pinakakasuhan naman ng DOLE ang mga employer sa Hong Kong na tatangging pabalakin sa trabaho mga FW na gumaling na sa COVID-19. Ayon pa rin sa DOLE, o ayon pa rin kay Labor Secretary Sylvester Bello, ipapa-blacklist ang mga foreign recruitment agency at employer na mga Pinoy household service worker na mapapatunay nagpalayas at nagtanggal ng empleyado dahilan sa tinamaan nga ng COVID. Naghahanda na ang ilang Pinoy sa posibleng paglikas sakaling tumindi ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration, 6 na ang nakauwi ng Pilipinas sa ilalim ng repatriation program habang may 2 pang bumiyahe na pauwi. Sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak
na halos 400 ang mga OFW sa Ukraine at posibleng madagdagan pa ang magdedesisyong umuwi. Ngayon, voluntary pa lang ang repatriation and free plane ticket ang ino-offer sa mga OFWs natin doon. Inaasahan natin na meron pang mga magpapasya na umuwi at tayo naman ay sasalubong sa kanila at bibigyan natin sila ng ayuda. Sa ngayon, nananatili umanong normal ang sitwasyon sa capital city ng Ukraine sa Kyiv. Bukas pa ang mga supermarket at bangko sa kabila ng posibleng paglusog ng tropa ng Russia sa border ng Ukraine. Wala pa naman kami nararamdaman na kakaiba. So, sabi naman nila, marami naman nagsasabi, walang mangyayari. So, sana, let's pray. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na patuloy ang pag-alalay sa mga Pinoy sa Ukraine para madala sa ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Russia, walang agarang panganib sa mga Pinoy pero pinayuhang maging alerto kapag nasa border ng dalawang bansa. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Ano man ang say at hugot nyo sa mga isyong kinakaharap ng ating bayan, ang tagal nating hinihintay ito at naging kontrobersyal pa nga. Ito, pwede mong i-share yan. Ang dami-daming anggulo. Mga usapan at panayam na may tamang lalim at saya. Dito mo mapapakinggan. That's the energy nila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magkakape. Kaya sakay na sa relatable at makabuluhang usapan kasama ang unstoppable witty tandem ni na Peter Musngi. Kailangan po namin ng pwedeng magbigay linaw. Rica Lazo. Palabasin yung mga Inglesya ninyo, kamahirap intindihan. Sa Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Sa nag-iisang Teleradyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wise equals discarding walang kapares. Mas ni-level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan, bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang tele. Nag-ikod sa Bacolod City sina presidential candidate Bongbong Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte at nakaharap nila ang mga alkalde at kongresista ng Negros Occidental nangangakong susuporta sa kanila sa darating na halalan. It's not been traditionally considered our bailiwick. So again, it's a very very good development for the unit team because it was not only for myself and Inday Sara, but also for our senatorial candidates. Okay. Magkasama namang nangampanya sa Marikina City sina Mayor Isko Moreno at kanyang running mate na si Doc Willie Ong matapos ang tatlong araw na pag-iikot sa Mindanao ni Isko. Hindi naman kami nag-iwalay. Basta tayo, alibawa may kursunada kay Doc, hindi ako kursunada, kalayaan nyo nung tao na yon.
ang Balintawak at Farmers Market sa Quezon City ang inikot ni Senador Manny Pacquiao para alamin kung kasya ang budget ng isang minimum wage earner. Mukhang mahirapan yung isang buwan. Kung salary rate natin talaga, kailangan na natin itaas. Although, magiging ano yan, magiging disadvantage din sa mga company, mga employee. Ang importante siguro dyan, ang gobyerno mag-adjust. Nagtungo naman sa Batangas ang tandem ni Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto at may nilinaw si Lacson sa kanyang panawagan sa mga butanteng huwag iboto o huwag bumoto ng magnanakaw. Pre, pakiusap naman ni ano, baka rin naman huwag mo namang atakihin. Sabi ko, give me proof na meron akong inatak na presidential candidate. Wala. Pag sinabi kong galit kami sa magnanakaw, galit kami sa magnanakaw. Wala kami sasabing galit kami kung kanino. Walang tao. Kung may tinamaan, hindi namin kasalanan ni Senate President yun. Buong suporta sa kandidatura ang pinangako naman ng mga Sumilaw farmers sa pagbabalik ni Vice President Lenny Robredo sa Bukidnon. Yung pinakapasalamat ko sa lahat sa inspirasyon at pag-asa binibigay niyo. Kasi yung kwento niyo, kailangan nalalaman ng bawat magsasaka na hindi napupunta sa sayang yung lahat na sakripisyo dahil makikita sa panaw Sumilaw farmers kung paano yung sakripisyo nagbunga sa kaginhawahan. Plano namang ipahinto ni Presidential Candidate Calio Dide Guzman ang operasyon ng coal-fired power plants sa bansa sakaling mahalal sa Mayo. Iginiit din ni Calio Dide na kasama sa kanyang plataporma ang aumento sa sahod ng mga guro. Samantala, palaisipan pa rin sa pamilya ng dalawang nawawalang real estate agents na sina Rodelio Larena Jr. at John Paul Ferolino ang sinapit ng kanilang kaanak na nawawala noong pang December 11, 2021. Sinabi sa teleradyo ni Rodelio Larena Sr., ama ng 29 na taong gulang na si JR, na hanggang ngayon ay wala pa silang impormasyon sa kinaroroon ng dalawa na natagpuan ang kotse sa Taal Lemery Diversion Road sa Batangas na ang tanging nawala ay ang dashcam ng sasakyan pero hindi ginalaw ang iba pang gamit sa loob. Naghihintay pa rin anya sila ng update sa NBI kung natukoy na ang mga tawag at mensahe sa cellphone ng dalawa matapos silang magpatulong sa mga telephone companies. Ang latest po ay yun pong telepono ni JR at saka po ni John Paul ay nirequest na po nila po sa Cyber Crime Division para po doon sa Smart at Globe makakuha po sila ng naging communication nung mga araw, nung araw po na yon, nung December 11. Pero until now, wala pa pong update kung nakuha na po nila yung mga information na dapat makuha doon sa mga telcos. Maging ang kapatid ni John Paul na si Shilo ay nag-aalala na rin sa sinapit ng kanyang kuya na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makontak. Wala po talaga kaming alam. Wala kaming maano na reason kung bakit nangyari ito sa kanya. Mm-hmm. Kasi every time mag-update kami sa kanya, okay naman po siya. Wala naman pong problema sinasabi sa amin. May apila naman si Ginang Mirna Faramil sa pagkawala naman ng kanyang negosyanteng anak na si Jaime na umalis ng Naga City sa Camarines Sur noong December 26, 2021 para sa isang transaksyon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa nila alam ang kinaroroon nito habang natagpuan namang patay na sa Tayabas, Quezon noong December 30 ang kasama nitong sales agent na si Rodrigo Dueña. Kung si sino man po ang nagkukupkup sa anak ko, baka wala anak po ninyo kasi lahat ng baka nakuha na ninyo. Lahat ng ano pa ba namang gusto ninyo? Innocente yung anak ko. Nananawagan din pa po ako na sa lahat ng nawawala, sana po pakawalaan ninyo. Kasi kung anong nararamdaman ko, ganun din nararamdaman ng mga magulang. Sige ng Mirna Faramil.
Nagpasaklolo na kay Pangulong Duterte ang ina ng dalawang nawawalang sabongero sa Hagonoy, Bulacan. Sinabi sa teleradyo ni Aling Fede Pano na hanggang ngayon wala silang komunikasyon at impormasyon sa kinaroroonan ng mga anak na sina Nomer at Jeffrey na umalis ng Hagonoy noong January 5 para magsabong sa Lipa, Batangas. Kasamang nawawala ng magkapatid ang tatlo pang taga-Hagonoy na napag-alamang nakapaglaro pa ng sabong sa Lipa bago nawala. Parehong may asawa at mga anak ang magkapatid na Nomer at Jeffrey. Ayon pa kay Aling Fez, si Nomer lang talaga ang sabongero at niyaya lang nito ang kapatid na si Jeffrey. Sa ngayon, umaasa ang pamilya sa update mula sa investigasyon ng NBI. Sana maawa na sila sa amin. Hindi kami makakatulog ng maayos. Mm-hmm. Ako malaki... Laki na nang binagsak ng katawan ko sa pag-iisip sa kanila. Siyempre, mahal ko sila. Opo. Mahirap. Hindi namin alam kung nasaan sila hanggang ngayon. Sana buhay pa sila. Sana matulungan kami ni Presidente Duterte na sana maano yung aming mga anak, maresolba. Samantala, aarangkada na ngayong araw ang investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa sinasabing pagkawala ng mga sabongero, kabilang sa mga inimbitahang opisyal ng komite na pinamumunuan ni Senador Ronald De La Rosa, Senate Justice Secretary Minardo Guevara, NBI Chief Eric Distor, PNP Chief Junardo Carlos, LTO Assistant Secretary Edgar Galvante, CHR Chairperson Leia Armamento at PAGCOR Chair Andrea Domingo. Imbitado rin sa hearing ang mga kinatawan ng mga nawawalang sabongero sa Maynila, Bulacan, Laguna at Rizal. Una nang hiniling ni De La Rosa na suspindihin muna ang online sabong hanggang hindi pa nareresolba ang pagkawala ng mga sabongero. Sinabi naman ni PNP Chief Junardo Carlos na umabot na ngayon sa 31 na kaso ng mga nawawalang sabongero ang iniimbestigahan ng Special Investigation Task Group. May mga balita pa tayo, tampok sa Teleradyo Balita! Ano man ang say at hugot nyo sa mga isyong kinakaharap ng ating bayan, ang tagal nating hinihintay ito at naging kontrobersyal pa nga. Ito, pwede mong ishare yan. Ang dami-daming anggulo. Mga usapan at panayam na may tamang lalim at saya. Dito mo mapapakinggan. That's the energy nila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magkakape. Kaya sakay na sa relatable at makabuluhang usapan kasama ang unstoppable witty tandem ni na Peter Musngi. Kailangan po namin ng pwedeng magbigay linaw. Rica Lazo. Alabasin yung mga Inglesya ninyo na mahirap intindihan. Sa Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Sa nag-iisang Teleradyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Must level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan, bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes. Naniniwala ang human rights lawyer na si Shell Jocno na may paglabag si PNP Chief Junardo Carlos sa kanyang naging request na gamitin sa kanyang personal
na layunin ang helicopter ng PMP na nauwi naman sa pagwagsak ng chopper at nagresulta sa pagkamatay ng isang pulis at pagkakasugat ng dalawang iba pa. Ayon kay Jokno, batay sa Section 4 ng Code of Conduct for Public Officials and Employees, mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng anumang resources ng pamahalaan para sa personal na interes. Ganito ang nangyari sa kaso ni PMP Chief Carlos matapos nitong aminin na galing siya sa personal na lakad niya sa Balisin, isang mamahaling resort. Samantala, batay naman sa rules and regulation ng PMP, may kapangyarihan ng PMP Chief sa pag-aproba ng administrative flight at paggamit ng air asset na sa memorandum circular na inilabas noong April 13, 2020. Prioridad ang paggamit ng air asset sa mga logistic operation ng PMP at medical evacuation habang pinahintulutan din ang paggamit ng mga chopper para sa administrative functions basta't aprobado ng PMP Chief. Naunang sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na wala daw irregularidad sa request ng PMP Chief na gamitin ang naturang chopper ng PMP sa kanyang pagbabakasyon sa Balisin. Kwestiyon din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang pagbabakasyon ni PMP Chief Leonardo Carlos sa Balisin na pag-aari naman ng pamilya ni Julian Ongpin na isinasangkot sa pagkamatay ng partner na si Bree Hanson. Si Julian Ongpin ang anak ng negosyanteng si Roberto Ongpin na may-ari naman ng Balisin na inabsuelto ang kaso ng PMP dahil wala umanong nakitang foul play. Kinundi naman ng PMP Chief o kinundi na ni PMP Chief ang pag-uugnay ng biyahe niya sa Balisin sa kaso ng kanyang anak na si Julian Ongpin. Gate ni Carlos, walang batayan ang mga pagtatangkang iugnay siya sa pamilya Ongpin dahil natapos na umano ang investigasyon bago pa siya umupong PMP Chief. Inihain na ng kampo ni Dr. Natividad Castro ang mosyon para ibasura ang kinakaharap na kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa inihaing motion to dismiss, kinestiyon ni Attorney Wilfred Assis ang kawalan ng preliminary investigation bago isinampa ang kaso sa korte. Nalabagaan niya ang right to due process ng doktora at hindi nabigyan ng pagkakataong idepensa ang sarili sa preliminary investigation. The essence of a preliminary investigation is for the prosecutor to determine whether a person who is alleged to have committed a certain violation should be investigated through a preliminary investigation, and that is a substantial right. In this particular case, there was not even any single notice in writing sent to Dr. Nati. Sa information na inihain ng Agusan del Sur Provincial Prosecutor's Office sa Korte, isang Bernabe Baywasan Salahay umano ang dinukot ng mga akusado noong December 19, 2018. Pero ayon kay Attorney Assis, hindi nabanggit kung anong ginawa ni Dr. Castro, gayon din ng iba pang akusado. Sa ngayon, nananatili sa 2 linggong isolation si Castro bago tuluyang ihalo sa iba pang nakaditine sa Agusan del Sur Provincial Jail. Sinabi sa teleradyo ng kapatid nitong si Menchi Castro, wala silang access. Pero ang kinatawan ng Commission on Human Rights ay nakapasok kaya nakita ang kalagayan ni Dr. Nati. Sa kwentoan niya ng CHR, may bintana naman sa isolation at nakakausap ni Dr. Nati ang ibang preso bagamat malayo. Actually, first time na she spent 2 hours outside, no, breathing fresh air without a mask, and then also yung para na aarawan po siya. So, malaking bagay po yun, no, nakaka-uplift po ng mood sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng mabuti. Ayon naman sa human rights group na Karapatan Caraga, 29 na aktivista at 2 mamamahayag din ang kabilang sa kaso na naging batayan para sa arrest warrant laban kay Dr. Castro. Ang nasabing mga aktivista at mamamahayag ay kabilang sa 486 na individual na inakusahan sa pagdukot sa miyembro ng Government Armed Civilian Unit sa barangay Kulambugan sa Agusan del Sur noong December 2018.
Sinampana ng kasong frustrated murder ang pulis na namaril ng estudyante sa Quezon City. Naoperahan ang biktimang si Ad Castro dahil sa tama ng bala sa dibdib. Ayon sa biktima, sakay ng motorsiklo si Corporal Raymart Rigor nang lapitan ang sinasakay niyang TNBS at manutok ng baril. Bumabaan niya siya sa sasakyan para makaiwas na sa para makaatras ang TNBS, pero binaril siya ng pulis. Nananang na-arrest ang suspect na inaming nakainom siya, kaya nabaril niya ang biktima. Maliban kay Corporal Rigor, kinasuhan din ang dalawa pang pulis dahil sa sinasabing tangkang i-cover up o pagtakpan ang naturang insidente. Inatasan na rin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang People's Law Enforcement Board ng Quezon City tungkol sa pamarin ng lasheng na pulis sa estudyante. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, kabayan at Raya, sa ating Showbiz Spotlight. Mananatiling kapamilya ang mga ABS-CBN artists sina Sam Milby, Jay Cuenca, Zanjo Marudo, Shaina Magdayaw, Loisa Andalio, at Ronnie Alonte. Gayun din sina Erich Gonzalez, Gerald Anderson, Jolina Magdangal, Gary V, at Asia Songbird, Regine Velasquez. Ito'y matapos ang kanilang muling pagpirma ng kontrata sa Kapamilya Network. Nagpasalamat naman ang Kapamilya Stars na patuloy na pagtitiwala ng ABS-CBN sa kanilang talento para patuloy na makapagbigay saya sa mga sa kabila ng kawalan ng prangkisa ng network. We've been through the best and worst of times, and there will be many more challenges up ahead, but if there are challenges, I'd rather meet it with my Kapamilya. I'm happy that they still renewed me. I'm happy to still be a Kapamilya. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan at Raya. Maraming salamat, Ganiel. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magandang umaga, Kapamilya. Ako si Raya Capulong. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! Mga balita at panayam na mahalaga sa inyo. Ano ba yung mga insidente in particular? Maghahanda sa pagharap nyo sa buong maghapon. Para mapalakas ang immunity sa sakit. Hatid ng Teleradyo Balita Weekend. Kasama sina Zen Hernandez. Sa ulo ng mga balita. At Christian Esquera. Para matiyak ang maayos at malinis na pagdaraos ng Halalan 2022. Tuwing Sabado at Linggo, alas 7 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan.